Iyon na mga tao. O, tsaka naman po, no, ibabaitig natin ngayon, no, si 2022 Giant XTC SLR1 MTB 29er. Opo, tara at alamin natin ang kanyang specs. Siyempre, yung description at yung mga pesang sinalpak dito, alright? Let's go! Simulan natin siyempre si Giant sa kanyang XTC SLR1 no, sa kanyang grips. Okay na okay yung kanyang grips no. Siyempre stock to ni Giant. Sa akin okay to no. Panalo to. What else? Pagdating naman po sa kanyang stem no, ang haba po nito ay 60 no. 50 to 60 mm ang haba po nito no ng kanyang stem. T6 na alloy po to, 31.8 naman po yung kanyang clamping. Pagdating naman po no sa manibela no, nasa 740 to 760 ang haba po nito, no? Dulo-dulo. Tapos Giant din po yung kanyang manibela, no? Ito naman po yung remote niya, no? Para sa kanyang fork, no? May remote po yung kanyang fork. Ang fork naman po nito ay si Giant Crest, no? Tapos ito naman po, pagdating naman po sa kanyang hydraulic brakes, ang ginamit naman po dito ay si Shimano MT-601, no? Ayan po yung model ng kanyang So, pagdating naman po dito sa kanyang shifters, ang ginamit naman po sa kanya ay si Shimano XT na 1x12 po, no? Medyo halo-halo po, yung medyo chapsoy yung kanyang mga drivetrain, no, as we go along, no? Makikita nyo rin po, no, dito sa kanya naman po ng tinidor, syempre, yung tinidor naman po niya ay si Giant Crest, no, na pang 29er po, no? Tapos ito po yung kanyang stanchion, no, 34 po yung kanyang stanchion. Tapos yung kanya naman pong travel syempre ay 80 mm, no. Ito po yung kanyang remote, no, ng kanyang tinidor. Dito naman po niyo makikita yung kanyang preload, no. Dito po yung hinahanginan, no. Yan, para makita nyo. Again, lagi na pong sinasabi ni Bayaw, no. Ito po ay syempre, kung ano po yung body weight ni rider, so yun po yung ang iahangin po natin sa ating tinidor. Syempre, yung nagko-commensurate dun sa kanyang body weight ng kanyang rider, no. Huwag pong sobra-sobra at huwag din pong kulang ang hangin kasi masisira po yung mga gasket ng air shocks ninyo, no. Mat black po ang kulay nito, no. Sa gulong naman po, ang ginamit naman pong gulong dito ay yan, no, si Maxxis Recon Race, no, 29x2.25 naman po ang gulong na to, no. Medyo maliliit po yung kanyang mga knobs, no. Perfect na perfect to pang cross country. Tapos ito yung kanyang rims, no. Alloy to, T6061, pero made in China, no. Giant din to yung kanyang kanyang rims, no. Kasi may factory sa Taiwan, may factory din sa China, no. And then what else? Ito naman po yung kanyang hubs, no. Giant din po yung kanyang hubs na yan, no. At sa part naman po to, ito naman po naka true axle din po yung kanyang hubs, no. Tapos syempre yung kanya naman po rotor disc, yung rotor disc naman po niya ay 180 mm na bolt type, no. Ayan po yung kanyang hydraulic brakes. Yan, no, post mount to post mount din po yung kabitan ng kanyang rotor, no. Kung mapapansin nyo dito, ayan, post mount to post mount ng MT601 na hydraulic brakes, no. Ano pa po yung spokes and nipples niya, syempre ay stainless at ito po ay naka-presta valve na.
Okay? Lipat naman po tayo, no, dito sa kanyang head tube, no. Yung head tube niya po, yung kanyang down tube at saka yung top tube. Ayan po, kita niyo pa po yung kanyang TIG welding, no. Ayan, yung TIG welding. Ito po yung kanyang ICR. Sa kabila, may ICR din po, no. So, hindi sa part na to, sa bandang kanan, hindi na po ginamit, no. Sa top tube naman po, ayan, makikita niyo yung nakasulat, XTC, no, na Giant po. Tapos sa down tube naman po, ayan, nakasulat yung Giant na branding. Decals po yung ginamit, pero kinover siya ng top coat, no. Ito yung kanyang lagayan ng kanyang battle cage, no. Tapos, ito naman po yung size ng kanyang frame, para makita nyo. Ayan po, no, yung kanyang size. Okay. Tapos, dito naman po sa part na to, ayan, mas smooth welding din po. Wala kayong makakapang welding dito, no. Ito po ay ano, no, T6061 T6 alloy, no, yung kanyang batanya, kaya matibay po. Tapos, ito naman po, hindi po siya gumamit ng ano rito, seat post na dropper post, bagkos yung ordinary seat post lang po, pero alloy na po, no. 30.9 yung insertion, ang haba naman po nito 350 mm, no. Sa part naman po ng ano, ng railings, bakal pa po, no, pero yung upuan niya Giant din, no, naka synthetic rubber na po, kaya matibay to at maganda rin yung quality, no. What else, dito naman po sa seat stay, no, yung seat stay niya malapad, ang ganda, lapad ng pagkakatirada rito. Tapos pagbaba mo sa chainstay, mas malapad, lalong bumrusko, no. Tapos yun nga po, yung kable lumabas dito sa ilalim, yan, yan, lumabas dyan, no. Paglabas dyan, dumiretso dito, yan, pagdiretso dyan, tsaka naman po dito kakabit sa RD, no. Ito po ay ano, no, Shimano XT yung kanyang RD. Tapos yung kanya naman po ano, cogs, no. Ito po ay 12 speed, no. 11 yung pinaka ano, maliit. Yung pinaka malaki naman po ano, sprocket ay 51 feet, no. Yan po. Tapos ito naman po yung kanyang chain, no, para makita niyo. Okay? Pero din po sa likod, no, ito rin po ay double wall na T6061 alloy, no, na rims. Tapos stainless po yung kanyang spokes and wheels. Sa gulong, ayan po yung ginamit, no. Ayan po, si Maxxis Record Race, 29 by 2.25. Resta valve din po ang ginamit dito, no. Pagdating naman po sa rotor, yung rotor naman po sa likod, ginamit niya 160 mm na bolt type, no. Dito naman sa kanya naman pong caliper brakes, no, na hydraulic. Yan. Ang salpakan naman po dito, ano, ang ginamit po na salpakan, ano, yung ang tawag doon, post mount to post mount. Ito po yung hydraulic brakes na ano, no, MT601, no, na model. Okay? So what else yung hindi pa natin natake? Ito naman yung kanyang crank, no. Ang crank naman po to ay si SLX, no. Ayan po, SLX na Halotech na po, no, yung kanyang crank, no. Simula dito hanggang dito, 170 mm, 9/16 yung kanyang tread para sa kanyang pedal, no. Pansin ko lang, no, dito sa kanyang ano, crank, ang liit ng kanyang chain wheel, no. 30 lang yung ginamit sa kanyang chain wheel, ang liit, no. Pero ano, in fairness, ano naman, nagko-compensate naman dun sa laki ng bike yung kanyang chain wheel. Okay? What else? Ano pa ba yung nakakalimutan natin dito, no? Pagdating naman sa kanyang, syempre, headset, no? Headset nga, yun nga po, silver yung ginamit. So, 44, 54, at 56 yung bunganga sa baba, no? So, alam ko, no, na excited na kayong malaman, ha? Ang presyo nito, no? At syempre, isa to sa mga magagandang hardtail. Oh, may commercial. O, ano? Alaga ni boss to, no? Ayan, nandito dito. O, ayan. Alam kong gusto nyo malaman, no, kung magkano ang presyo nito ni Giant XTC, no, SLR1, no, 2022 model to, no, mga bayaw. So available lang naman dito mga sizes, no. Kaya dito kay Bike Station Parañaque pumunta kayo. At talagang punong-puno ang kanilang tindahan ngayon ng mga Giant bikes, no. At lahat ng modelo makakapili kayo, punta kayo rito. Nasa comment page, comment section tsaka description page yung aking mga detalye para sa kanilang tindahan. So tawagan nyo na lang sila. Okay? So ngayon, no,
ang presyo nitong si 2022 Giant XTC SLR1 ay nagkakahalaga po ng 17,000 Philippine peso. Opo, yun po ang presyo nito. Negotiable pa yan, no? At pwede nyo pang bayaran to ng cash, GCash, bank transfer, at saka ng credit cards, no? Major credit cards, no? So, pumunta lang kayo rito, hanapin nyo si Tupi, hanapin nyo si Celso, si Bosciotti, o si Onin, no? Para ma-assist nila kayo, no? Open sila from Monday until Sunday, no, mga bayaw? So, 10 a.m. hanggang 7 p.m., no? Punta lang po kayo rito, no? Nasa tabi lang po yan ng Toho Restaurant, tapat ng Office Warehouse. Nasa gilid lang po ito ng SMBF Sukat Paranaque. Okay? So again, ito po si Dinoboy TV. At please like, share, and subscribe my YouTube channel, no? Siyempre, ano pa, para sa aking mga latest bike kicks. Para din siyempre sa aking mga latest na mga bike shop visits. At kung ano-ano pa regarding sa cycling world, no? Ano pa ano mga bayaw, siyempre eh, yung mga kaibigan natin OFW dyan, no? All over the world, no? Kumusta po kayong lahat dyan, no? Lalo-lalo na po, siyempre, dyan sa Bahamas, sa Cayman Island, no? San pa? Dyan sa Maldives. San pa? Dyan po, sa Mexico. Siyempre, dyan din sa Cozumel, Mexico. Yan. Siyempre, sa Panama. At san pa? Sa Uruguay. O, di ba? At kung saan-saan pang parte ng mundo, particular sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dinoboy TV. Till then mga bayaw, this is Dinoboy TV saying peace out. Outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabi ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.